Mapagpalang araw sa inyo mga kakwento at maligayang pagbabalik. Tama nga kaya ang ginawang hakbang ng ating kaubayan na si Jerwin Ancas na hindi pa muna siya aakyat ng timbang sa Bantamweight Division at ikinasa na ang rematch nila ng Argentine boxer na si El Puma na si Fernando Martinez. At dahil sa tagumpay na pagdepensa ng WBO Super Flyweight Champion na si Kazuto Yoka kontra sa ating kaubayan na si Donny Asnietes, hihintayin niya si Ancas na manalo dahil lalabanan niya kaagad ito dahil may plano itong si Yoka para sa susunod na isang malaking laban. Oscar De La Hoya, sobrang prangka kay Floyd Mayweather Jr. Siya daw ang nanalo sa laban nila noon, pero umaming humanga din siya kay Mayweather ngayon. Pero bago tayo magpapatuloy, baka pwede niyo po muna ang gawin ito. Yo! Kwadrala Street Time World Champion! So guys, please subscribe! Pintong di pa na ikwito! So ano pa hinintay niyo? Mag-subscribe na! Let's go! Boom! Sa unang bakbakan nila ng Argentine boxer na si Fernando El Puma Martinez at sa ating kaubayan na si Jerwin Pretty Boy Ancas, sinisi ng Team Ancas ang kanyang pagkatalo dahil hirap na nga siya na magbawas ng timbang para makuha lang ang 115 pounds limit sa Super Flyweight Division. Inamin ni Ancas na habang tumatagal, lumalaki na ang kanyang katawan. Ibig sabihin na lumalaki rin ang kanyang timbang. Kaya kung ating babalikan mga kakwento ang natungayan natin na laban, maituturing natin talaga na very entertaining. Pero one-sided war lamang at si Martinez lang ang madalas na nagpapakwala ng mga malalakas na mga pasabog. Kung ating babalikan ang kanilang laban, ibinunyag nga ni Ancas na sa pangalawang round pa lamang ay nag-cramp na ang kanyang mga paa at nahirapan na ang ating kaubayan na igalaw ito. Kaya mula sa round 4 hanggang nagtapos ang laban, ang ginawa lang niya ay ang survival mode. Kaya nga mga kakwento, marami ang nagsasabi na tama nga ba ang ginawa ng Team Ancas na hindi pa akyat muna si Ancas sa Bantamweight Division at harapin muli itong si Martinez. Samantala, seryosong seryoso naman itong si Kazuto Yoka dahil bago magtapos daw ang taong 2022, gusto niya na maging 2 Major Belts Unified Super Flyweight Champion at kung sakaling magawa niya ito, isang belt na lang ang kulang niya para maging pangalawang boksingerong Hapon na magiging 3 Major Belts Unified World Champion dahil ang unang Hapon na nakagawa nito ay walang iba kundi si Naoya Inoue. Dahil sa ngayon, si Inoue ay 3 Major Belts Unified Bantamweight Champion. Kaya dahil dito walang ibang nasa isipan niya kundi gawing pain ang world title belt niya at ang belt na paglalabanan nila ni Fernando Martinez at ni Jerwin Ancas. Handa si Yoka na hintayin kung sino nga ba ang papalarin sa dalawa na mananalo at yan na kagad ang lalabanan niya bago magtapos ang taon. Dahil ayon kay Yoka, kung dalawang world title belts na ang hawak niya, kagad na gawing pain niya ito sa Mika nung may hawak ngayon ng WBA Super Flyweight Belt na si Juan Francisco Estrada. Ito lang kasi ang natatanging paraan na nasa isip ni Yoka para mapilitan si Estrada na lalabanan siya dahil sa dalawang world title belts na hawak niya. Para kay Yoka, handa siyang bibigyan ng partida itong si Estrada dahil lalabanan niya ito kahit pa sa Amerika at hindi sa bansang Japan. Mga kakwento, kung sakaling magtagumpay si Yoka na makuha niya ang IBF Super Flyweight title na maaring makukuha niya sa mananalo sa laban nila ni Ancas at ni Martinez, kung sakaling si Yoka ay magawa niya ito, siya ay uukit ng kasaysayan sa mundo ng boxing dahil siya lang ang magiging kauna-unang boksingero na magiging unified champion sa dalawang mga division, sa 105 pounds o minimum weight division at sa 115 pounds o sa super flyweight division. Samantala, sobrang prangka naman itong si Oscar De La Hoya kay Floyd Mayweather Jr. Mga kakwento, sa mainit na diskusyon patungkol sa proseso para may kasaang laban nila ni Ryan Garcia at ni Gervonta Tank Davis, hindi naiwasang umabot na rin ang mga banatan sa pamamagitan ng dalawang mga promoters ng mga matunog na mga pangalan ng mga boksingero ngayon. Sinabi ni De La Hoya, silang dalawa ni Mayweather ay parehong mga matanda na, parehong mga negosyante at naglaban na rin sila noon. Kaya masasabi niya na may bad blood talaga sa kanilang dalawa. At katunayan mga kakwento, sa laban daw nila ni Mayweather at ni De La Hoya noon, pakiramdam daw ni De La Hoya, siya daw ang nanalo doon. Pero ganoon pa man, nakabaw na raw ito sa kahapon. At ang mga pangyayaring iyon ay lumipas na.
Pero hindi na itago naman ni De La Hoya ang kanyang paghanga kay Mayweather sa kanyang narating sa boxing. Noon daw ay marami raw ang hindi nakakaintindi kung ano nga ba ang maplano ni Mayweather sa kanyang karera. Marami rin ang nag-aakala na si Mayweather ay isang kontrabida, mayabang at masamang tao. Pero ayon kay De La Hoya, hindi daw ganyan ang nakikita niya kay Mayweather dahil siya raw ay may layunin sa buhay. Si Mayweather daw ay isang entertainer, tunay na mandirigma at isa sa pinaka-the-best na buksingero at isa sa pinakamayaman na buksingero sa buong kasaysayan ng boxing. Mga kakwento, nahahati ngayon ang pulso ng mga kapwa natin ng mga Pinoy sa ginawang hakbang ng Team Ancas. Nakikita raw nila kasi na mas angat daw talaga ang kalibre ni Martinez kung ikukumpara mo yan kay Ancas. Sana'y umakyat na daw sana siya at doon nauukit ng pangalan sa Bantamweight Division. Pero ganun pa man mga kakwento, ang mas nakakaalam talaga sa tunay na kondisyon kung kaya pa nga ba ni Ancas na mananatili sa 115 pounds ay walang iba kundi ang kanyang sarili lamang. Kaya naman mga kakwento, magtiwala na lang tayo sa galing na taglay ng ating kababayan, lalo na ngayon na wala pa tayong world champion. Isa rin itong paraan mga kakwento na magbibigay ng malaking oportunidad para sa world title belt. Alam natin mga kakwento na mahirap ito na laban. Pero tiwala lang po tayo kay Ancas at iwasan na natin ang mga masamang agam-agam. Laging tatandaan na Pinoy lang sa kalam. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panunod. Pero baka naman ay nagustuhan nyo ang kwento natin ngayon. Baka pwede nyo po akong mabigyan dyan ng like. At bago tayo magtatapos mga kakwento ay shoutout muna tayo dyan sa ating mga sulid mga kakwento. Kay kakwentong Jason Cobar, kay kakwentong Jaime Tukia, kay kakwentong R-Fox Mix Videos, at ikaw kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito lang po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo lang po ang ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.